Good morning, guys. Alas 5 na pasaraw, guys. Maliwanag na ang kalirang Davao City. Ako'y pupunta sa Bikiri at bibili ng palisar at pakalula rin ako kakain. Or kaya sa 7-Eleven. Sarap patulog kasi umulan kagabi. Nag-ring na yung aking alarm. Pinatay ko ulit. Tulog ulit. So, ito. Ganito lang dito sa Davao City, guys. Mainit sa araw. Malamig sa gabi kasi nga naulan lagi sa gabi. Kailan lang ako. Dito sa milabasan lang ako kakain. Sa my bakery. See you. Dami nag-jogging, guys. Bukaton. Sa highway. Dapat pala nagsapatos ako. Nakikijogging sa ako bago kumain. Tingnan ko nga sa park kung mayroong ano ba doon. May naglalaro. Ah, wala. Basa siguro. Yun ang makikita mo sa pagtawid. Basa yung lupa or yung mga buhay, yung mga Bermuda. Dito lang ako, guys. So, may malapit na bakery. Kaya sa 7-Eleven. Maraming nag-jogging, oh. Yun, oh. Madami sila. Ganda kaya pag ganyan, madami. Kahit walking lang. Pag Linggo kasi dito, marami dito, ganun. Tapos sa 7-Eleven. Bah, mayroon mga pabalon-balon ng 7-Eleven, ah. Tapos ako, guys. Uwi na ako. Tinanong ko, guys, yung isang kasali sa Wakaton. Ano pala? Papaliksahan ng kinanap. At hindi na alam, tinanong ko kung magkano premium. Pwede ko sumali noon. Wakaton. Pero may iba, tumatakbo eh. Exercise bouting ko. Kasi kanina may ano dito eh. Mga nagpapahinga. Woke up from pinagpahinga. So good morning, guys. Today is Sunday. It is a beautiful day. Ang sarap ng hasimoy ng hangin, guys. At saka yung nag-blow-blow yung kalangitan. Yeah. So bumili lang ako ng sliced bread sa bakery. At doon na lang ako kumain ng almusal. Para tipid sa init ng tubig sa kurinde. Libre tubig. Libre lamisa. Walang palaman nga lang yung panlisal ko. Pinagsama ko lang yung pudding pie o pudding cake. Tsaka yung panlisal. Sarap naman. Steak coffee. So, salt ang almusal. Dapat pala sumali ako sa ano pala, Wakaton. Para ma-exercise naman ang tour natin. Dibali, mamayang hapon na lang ako mag-Wakaton mag-isa. Lagi naman ako nag-Wakaton sa hapon. So pupunta ako mamaya sa downtown. Kasi marami ngayong bagong bukas na ukay. At mamili tayo mga ukay, guys. Hindi mamili. Mamili or tumingin. Tingin-tingin lang tayo sa mga ukay. Minsan nakakatsamba tayo. Bala kong bumili doon ng kumot. Dati may nakita ako doon, kulay blue na kumot. Di siya masyado makapal, di siya masyado manipis. Eksakto talaga kasi taglamig na ngayon sa Davao City dahil pag umulan. Hindi ko nabili kasi nga hindi, wala pa akong balak umuwi. Gusto ko kasi mamili yung pa-uwi na. Kasi ayaw ko magbit-bit habang nag-iikot or mayroon pa akong mga gagawin o magpa-vlog pa.
Diba? Mag-video-video pa ako. Wala, mag-bit-bit ako noon. So, hindi ko nabili. Pagbalik ko, wala na. Ganda pa naman kulay. Gusto ko kasi blue kulay. Eh, wala na eh. Wala tayong magawa. So, balik na lang tayo ulit. Pagbalik, bumalik ako doon mga ilang araw, makakakapal na eh. Hirap labhangas yun. Pinalendry mo. Kaya lang, yun lang talaga. Wash. O, isang karga yun. Kung magkano yung wash, pinakamura dito, wash, 65. So, kaya nga, pag mayroon ako nagustuhan na damit, sapatos, o kahit ano man yan, pantalon, unang tingin ko pa lang na alam ko na para sa akin talaga, bibiling ko na. Pag may budget. Kasi nga, pagdating ng araw, magsisika eh, pag wala na pala, wala na stock. Tulad na sapatos, na bala kong bilhin talaga, yung itim. Unang punta ko kasi wala akong ganong budget. So hindi ko nabili. Pagbalik ko, wala nang size. Puro malalaki na. At saka maliliit. So ang binili ko, yung kulay blue na lang, hindi yung shoes. Pero okay naman yun. Ang ganda, pang maong. So ganun ang ano guys, sa aking prinsipyo. Pag ako'y pumili or tumingin at nagustuhan ko, bibili ko na agad. Sa abot ng aking mga kaya. Ganda guys. So hindi natuloy kahapon yung punta ko sa BPO company, mag-apply sana ako. Kasi may ano doon eh, may lumabas sa wall ng aking FB. Open sila 8 o'clock hanggang 12 noon kahapon, Sabado. At nag-offer sila ng trabaho, day shift. So bihira lang yung ganun na BPO company na nag-offer ng day shift. Yun ang gusto ko. Sana mayroon pang bakante bukas. Bala kong puntahan bukas eh. Kasi medyo malapit lang dito sa amin. Rides, pinakaano na nun. Ano kung ba, tatama rin ako maglakad. 2 rides. So, subukan ko bukas. Tapos, mayroon pang isang BPO company na malapit din dito sa akin tiniran. Na isang malaking BPO company. Kaso lang, maraming issue. Nabasa ko dun sa mga comments eh. Bahala na kung anong one. Subukan natin. Paano natin malaman kung di natin subukan, diba? Hayaan mo yung mga issue na yan. That's a part of hiring. Kasi daw, na-hired na sila. Matagal na silang natanggap. Hindi pa sila inabisuhan kung kailan ang training nila, kailan sila pa babalikin. Nakompleto na yung kanilang mga requirements. Minsan kasi, busy din yung mga taga-recruitment eh. Tulad ako nung araw, nung matanggap ako sa previous company ko, habang naglalakad ako ng aking mga requirements, kasi may gulang pa ako, nung makomplito ko, bumalik ako. At sabi sa akin, sige, medical ka na. Yun, maganda pag ganun. Pero, nilakad ko muna lahat ang mga requirements bago ko pa-medical. Kasi pagtapos ang medical, training ka agad eh. So, paano mo malakad yung iyong mga requirements kung magte-training ka na, banatan ka ng absentees or late or something like that, wala kang interest sa trabaho. So kailangan kumpleto ka bago ka mag-training para kung mayroon mang kulang, walang NBI na ano ako noon eh, na hit, may kaparehas akong pangalan niya ta or apelido whatsoever, kasi maraming ang kapilido ko dito sa Davao. Pumunta ba akong main office sa Davao City? Sa plan sana kasi ako pumunta noon eh. So, noon ako nagpunta, nag-personal ako ng apply. Fingerprint uli ako. So, nakuha ako pero isa na kami training. Sinacrifice ko lang yung aking araw na walang tulog. Pagkatapos training, punta agad sa NBI. Madali lang naman kasi nga din ako. May pila din sa mga senior din. Pero hindi ganong madami. Hindi katulad sa Manila, talagang haba pila doon. Naalala ko nung araw, nung nag-apply ko ng trabaho eh. Madaling araw pa talaga eh. Baon lang akong itlog, yung boiled egg. Para lang kahit pa paano, nasa pila ka, mayroon ka makain-kain man lang. Talagang sarado pa yung NBI office. Haba na lang pila. So, sigurado naman ngayon, hindi na. Kasi, may
sistema na ngayon ng gobyerno. So yun guys ha, panalangin natin guys ang bansa natin na magkaroon ng mga maayos na pamalakad at naway maiwasan natin ang malayo tayo sa mga giyera. Kasi nga, pag may giyera, talagang hirap. Kita mo yung Ukraine, kita mo yung Palestine, saka yung Gaza nga. Ang hirap guys, di ba? Afghanistan na lang, di ba? Magtatapos ang giyera. Daming mga giba-gibang building, mga bahay. Ang magsasabi nun tayo mga mamayang Pilipino. So sana naman, walang mangyaring ganun. Maging back to normal. Hayaan nyo yung mga politician magkaroon ng mga kanya-kanyang mga opinion. Ay sila dapat ang mag-isip nun dahil nga sila namumuno. Tayo naman yung supportan nila. Tagasunod. Sumusunod man tayo. So manalangin din tayo para sa ating bansa. At siyempre, para sa kakaunlad at tumaas ang ating mga basic. At alam ko sa Manila, tumaas ang basic sa Manila, yung daily basic. Sana dito sa Mindanao rin. Para naman, kami mga nag-apply ng trabaho, yung masigasig o maganahan din magtrabaho, di ba? Sana kayo, mas makatrabaho na ako at para makabili na ako sa aking mga dapat bilhin dito sa Mindanao. Di man agad-agad, ay mapagtiyagaan. At kahit pa paano, meron tayong madudukot sa oras ng ating pangangailangan, di ba? So, yung guys, at uwi na ako, maglinis-linis ang kwarto, mag-refill ng tubig. Kasi nga, basa ang lupa. Pagpunta ako sa mga park, basa yung mga Bermuda. Mahirap mag-split-split doon, mahirap mag-exercise. Bale, wala exercise, sa kwarto na lang ako mag-exercise. Para kung ma-feel ko na pagod na, ihiga mo, tuwid mo yung katawan. Doon na lang ako sa kwarto mag-unat-unat, at least mapaglinis mo lang. Mga punas-punas sa ilalim ng aking mga kama at pagkapag-arrange ng mga magugulong kwarto, maliit ng kwarto, hindi pa maliinis. So yan guys, yan lang mo lang vlog sa channel ito na nais yan kayo mag-like, sige mag-share at mag-subscribe sa aking channel Jun Khalid Cadena, ganun din sa second channel ko Jun Cadena TV at saka sa third channel ko Big Time World TV. Bye bye! Our love is alive. Somewhere begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.